Sayon ay Baraki, nagsalita na tungkol po ito sa isyu sa video ni Wilbert Tolentino sa mga screenshot na ipinapakita nito. Ito po yung revelasyon at ito po yung video. Sinira ko yung studio niya! Totoo! Bakit? Pera ko yun! Pera ko yun, Daryl! Lahat ng resibo nandito! Lahat ng ginastos ko sa'yo! Sa mga music video mo! Sa mga parts ng sasakyan mo! Sa piece, buong piece mo! Lahat yan, Daryl! Lahat ng damit mo! Lahat yan ako! Bakit? After ko kayong gawan ng maganda, bakit after ko kayong matulungan na, alam, huwag naman na tayo maglokohan dito, alam naman na natin lahat yan, sa inyo na nanggagaling, na ikaw yung malakas, o ako yung malakas, bakit di nyo ba ako napakinabangan? Diba, ikaw ang gi, lahat ng vlogs mo, hindi ko sinusumbat to ha, nasasaktan lang ako, alam mo lahat ng paghihirap ko, men, alam mo lahat yan, asan ka? Bakit bigla kang nawala? Diba sabi mo, as a side kita, kampi ka sa akin, iwan mo na yan si Daryl, hindi na magbabago yan. Teko, kwento ka pa sa akin ng mga past life mo, nakunan ako kay Moon. Nasa Burol, sasabihin nyo, lahat yun joke. Lahat kayo nandoon, nakita nyo kung nasan ako. Nakita nyo kung anong nararamdaman ko. Pinipilit kong umalmaro, pinipilit ko. Pero okay lang, diba? Kayo yan eh. Wala naman akong magagawa eh. And hindi ko naman mapiplease na yung tao eh. Kung tingin nyo pong user ako, okay, isipin nyo. Basta ako, hindi alam ng puso ko yan, lahat ng tao sa paligid ko na never ako nag-take advantage pagdating sa pera, sa mapapala. Never ako nag-take advantage. Ewan ko lang kayo. Diba? Yung sa mga nag-take advantage sa akin dyan. Sana kaya pa ng buto nyo. Talaga, promise, masaya ako kung ano ibibigay sa inyo ni God. Kung kahit ano yan, hindi ko na alam. Pero ako, wala na akong masabi. Hindi nyo alam yung pakiramdam na lahat ng tao sa paligid nyo. Minasama yung tingin sa nangyayari sa buhay mo. Lalong-lalo na nung nawala si Moon, Ben, mas lalo, kung yung nakita niyong ugali ko, eto ah, sige, magiging honest ako, hindi naman kasi ako peking tao, kagaya ng iba eh, wala, hindi ko kailangan mag-edit dito, or mag-ano, wala na akong pakialam dun ngayon. Nasasaktan ako, bakit niyo ako ginaganito? Na, after talaga, lahat ng tinulong ko, lalo na sa grupo mo, Daryl, sa'yo, kung paano ko kayo minahal, tinanggap, sinuportahan, na halos hindi ako natutulog, mag-isip lang ng kung ano-ano, para lang mabantayan yung mga ginagawa nyo. Ganon ko kayo sinuportahan, pero minasama nyo lahat yun. Bakit yung ba minamasama? Iniisip nyo na nababaliw ako, iniisip nyo na may tama ako, iniisip nyo na ikaw, Daryl, sinabi mo sa nanay ko yan. Guys, sa totoo lang, ang tagal ko talagang nagtimpi. Lahat ng ebidensya na sa akin, ho, ayan, magmula po sa lahat ay sa akin. Ang tagal kong kinipto, meron akong record na almost 8 hours, lahat ng pag-uusap. Kaya huwag niyo akong babaliktarin. Daryl, huwag mo akong babaliktarin. Ilabas mo yung bayag mo ngayon. Tangina ka, magpakalalaki ka, sabihin mo ko anong totoo. Hindi yung ako yung dinidiin nyo dito at sinisiraan mo. Hindi ako nag-cut sa inyo. Alam nyo yan, pare-parehas tayo ng bayad kahit na ang layo ng... Hindi magaganyan yan si Ma'am si Wilbert, si Sir Wilbert, kung di na didemonyo. Ma'am Shee, sana kinausap mo ako ng maayos. Sana. Sana yun na lang. Ako, pasensya na po sa lahat ng nakakapanood sa akin ngayon. Nakakahiya talaga to. Hindi ko alam paano ko kakayanin pang harapin yung ganito. Sunod-sunod na. As in, sunod-sunod na yung nangyayari sa akin. Nang hindi naman nalalaman ng tao kung ano yung mga personal kong problema. Pero ito, hindi po para sa inyo yung post ko. Kung tinamaan kayo, kasalanan nyo yun.
Hindi yon para sa inyo. Hindi ako nagsisinungaling ngayon. Wala naman na akong dapat i-ano eh, kasi kahit na anong i-explain ko, ano bang message ko sa'yo, Mamshi? Diba? Nasa kabilang side ka agad, paano ko pa ipipilit? Yung side ko naman, diba? Hindi. Hindi mo naman naiintindihan yun eh. Hindi mo maiintindihan yun. Dahil sarado na yung isip mo dahil nandun ka na sa kanila. And okay lang, hindi na ako nagsalita. Hindi ako nagpaparinig or kahit ano, nanahimik ako 6 months. 6 months. Sana noon pa ako nagsalita. Sana noon pa ako nag-rant. Diba? Hindi ko ginawa yon kasi wala akong dapat gawin sa mga naramdaman ko. Kasi totoo ha, kaya rin ako lumayo. Sobrang feeling ko, binetray ako ng mga to. Sabay-sabay sila doon. Yung kaibigan na parang ginawa kong kapatid na talagang lahat ng pabor ng ano, yung puso ko, lahat ng gawin ko, dapat kasama ko siya kasi kaibigan ko siya, gusto ko siya kasama. Lahat, alam mo yan, kung ano ugali ko. Sa partner ko na dahilan kung anong nangyayari sa akin ngayon. Sana masayang masaya ka, yun lang yung masasabi ko. Huwag mo kaming tigilan. Baliwin mo kami lalo, diba? Huwag mo kami tigilan, sirain mo lalo. Sirain mo lang ng sirain, mandamay ka lang ng mandamay. Sige, para makita natin kung anong magnyayari. Ngayon, uulitin ko, pasensya na uli sa mga taong nadamay. Mamshi, tama na to. Kausapin niyo ako, hindi yung ginaganito niyo ako dito. Mukha tayong tanga, oh. Bakit kailangan ingay, kailangan ganito, ganyan. Gusto niyo yung pinagpipiestahan tayo. Hindi na tama to eh. Maging mature naman tayo. Pinipili ko na yon dahil nanay na ako. Nanay ako mag-isa. Nang walang nag-guide sa akin. Sana naiintindihan niyo rin ako, diba? Na may sarili akong buhay. Bakit niyo pa ako kailangan pakialaman ng pakialaman? Bakit kailangan laging sasabihin yung pa-victim, user, baliw, kung ano-ano pa. Huwag niyo akong pinagtitripan. Tama na. Kung tapos na yung mga ano natin, tama na yon. Mag-iwalay na lang tayo ng landas. Hindi naman na kailangan ng kahit na ano eh. May nakalimutan pa ba ako, Ruth? Tingin ko okay naman na. At least nakapag-ingin ko sa kanila ng pasensya. Doon sa mga taong natama. Alam nyo, ito na lang yan eh. Kung gusto niyo naman magsama-sama lahat at lumabas sa media, wala naman na kayong maririnig sa akin. Hindi ko kayo papakialaman. Huwag niyo na lang ako idamay. Huwag niyo na lang idikit yung pangalan ko palagi sa mga kung anong gusto niyong mangyari. Kasi hindi talaga ganun yung nangyayari. Hindi yun totoo. Tsaka hindi naman talaga para kay Sir Will yung post mo. Hindi naman talaga. Kailangan ko bang six months ago na ng mga nangyari sa Paas. Hindi pa ba kayo... Like, ayoko lang na sobrang babaw lang na ito na... Dahil sa post, nagkagaganyan ka, nagdamay ka pa na yung ibang tao. Ako, hindi ko sasabihin kung ano yung mga sinabi mo tungkol dun sa mga ibang tao malalaki. Mas malalaki pa ha. Yung mga nabanggit po dyan sa, ano, sa video niya. Merong mga sobrang bigating mga tao at malalaking tao na sobra niya siraan, ibatok, kung ano-ano sa akin. At ultimo lahat ng nakakasama ko. Alam namin magkakaibigan yan. Kasi kami, nag-uusap-usap kami. Nila Donna. Na, okay. Ingat tayo dyan. At pinag-iingat kami ng mga nakakasama mo mismo. Alam mo kung bakit? Kasi alam ng lahat kung ano ka. Ganun ka talaga. Nag-iipon ka. Gagawin mo, tutulong. Bibigay. Tapos kapag ka tingin mo may utang na loob na yung tao sa'yo, saka mo, boosh. Sobrang naargabyado ka, sobrang nagamit ka, sobrang nasira yung pangalan mo kahit na wala naman talagang comment. Dahil personal account ko pinost, naka-friends only ang comments, so walang comments. Hindi ko magets kung saan nanggagaling yung mga sinasabi mo. So sana magsabi kayo ng totoo at sana tama na to. Kasi hindi ko na talaga maintindihan eh. Okay na nakalabas. Na lahat ng nakakolab mo, pare-parehas bayad. Lahat kami, sabihan mo rin silang mga manggagamit. Diba? Kasi
nakakuha sila ng pera sa'yo, di ba? Ako din, di ba? So, pare-parehas lang kaming lahat. Pare-parehas lang kaming lahat. Okay, isa pa pala, yung kaila, si... Para lang ma-clear ko.